Isa ka rin ba sa mga namro-problema dahil madalas na copyright ang mga videos at audio natin sa YouTube? Kung gusto mong ma-monetize ang iyong channel, sundan mo ang gagawin ko. Talaga namang napaka-strict YouTube guys, kaya careful tayo sa ating mga i-upload na content. Katulad nitong sa akin, naka-copyright ako sa audio at sa video. Nag-email pala si YouTube sa akin at ito yun. Dahil nag-upload sana ako ng video na hindi sa akin guys, kiniklaim ito ng ABS-CBN. Kita na naman ang email ko. So ayan, pwede niyong basahin ang whole email ni YouTube. Pero ang ginawa ko is dinelete ko na lang siya guys, kasi nga hindi ko pa na-publish kasi ini-schedule ko sana, pero naka-block na siya. Blinak agad ni YouTube dahil sa copyright claim. Kaya dinelete ko na agad. Next is itong si audio. Dalawang beses na akong naka-copyright sa audio guys. Pero itong una is dinelete ko agad kasi ini-schedule ko pa din kailan ko gustong i-publish. Kaya hindi ako nahihinayang dahil sa wala pa itong viewers. Pero itong ika-third time na copyright ako ay nasasayangan talaga ako. Kasi nga one day ko pa in-upload ay may 2,000 plus viewers na agad. Nasasayangan talaga ako guys kasi 2,000 plus views na eh. Kaya nag-try ako i-mute ang audio. Nagpunta ako sa YouTube Creator Studio. Ito pala ang ating YouTube Creator Studio guys. Makikita niyo dito kung may copyright kayo. Katulad nito. O yan, click ko see details para makikita niyo kung paano ang gagawin. O ayan. Walang ibang pagpipilian kundi itong si dispute lang. Pero ako, hindi ko na to i-dispute kasi hindi naman talaga ako ang may-ari ng audio. Kaya dinelete ko na lang. Kung kayo ay confident na sa inyo talaga ang audio or video, pwedeng-pwede kayo mag-file ng dispute guys. Pero ako, hindi ko na i-dispute kasi baka ma-terminate itong channel ko. Kaya ang ginawa ko is, nag-upload na lang ako ng new video. Pero kinunan ko na ng music para hindi na ako ma-copyright.